Oh, kakanta na ba tayo? Kakanta na ang... In the shala... Shalala in the morning. Ano ba? Obvious na obvious lang yung huli mong pinanood na sine. Oh, I love Mother Monster. Ang galing siya dun ah. Sa ano? Shallow tuloy. A Star is Born. A Star is Born. When a star is born. Lang part ay ano? Alam mo kung anong part nun? Ano? Biting mo lang ningning. Hindi kasi, di ba, mag-undas. Or undas na. Hindi ko alam kung kailan ko i-upload yung video. But, let's talk about, ano, death. Death talaga. Yeah. Matay na mamatay. Particularly, may nababasa ako na nagtatanong, paano ba yung process kapag namatay ka? Mm. So, ano yung gagawin ng family? Alam ko anong gagawin mo. Hindi mo, bakit pa gagawin? Anong gagawin ng pamilya mo? To claim yung life insurance death benefit. Okay, sige. So, paano ba? Nga naman. O, kasi, kadalasan yan, bili insurance, pero after namatay, wala. Hindi alam ko. Okay, so anong gagawin? Okay. Ano yung pupunta lang ba sila dun sa kumpanya, tapos may check-in na sila kagad doon? Siyempre, hindi. So, ano yung process? Ang usual process niyan is that, meron silang copy ng policy. Oo. Okay. Ideal. So, ito yung ideal process. Ideal. At ideal din na alam din nila na may insurance. So, they just go to the insurance company, tapos bigay nila yung policy, and then the insurance company naman will process the proceeds. But I think meron silang kailangan i-fill up yung death claim. Oh, meron death sila benefit mga claim form na pwedeng form. Usually pwedeng i-download online yon para mapilapan. They should also file and submit a copy of the birth certificate person, and then the death certificate also. Para naman alam natin na totoong namatay yung tao. Ayan. Tapos, yung beneficiary din, kailangan niya rin, of course, magbigay din ng ID. May ID din siya. Oo, copy ng ID. Okay, so, kailangan mo bang, important ba na kilala mo yung financial advisor? Teka pala. Minsan kasi wala rin, minsan di nila alam kung nasan yung policy or yung copy. Ganyan. Mm-mm. May mga nangyayaring ganun. So, ang mabuti niyan is that you can also go to the insurance company, tapos they would be glad to help you naman. Kumbaga, you can also ask them kung merong policy dun yung yung client. But upon assisting, okay, papa-execute nila kayo ng affidavit na nawala yung policy. Okay, so just to clarify, pag namatay yung owner ng policy, yung insured, yung family member or yung beneficiary. Mag-fill up ng death claim form or whatever the it is called dun sa insurance company together with the birth certificate, death certificate to insure, tapos may ID din sila. Yes. And the copy of the policy. Mm-hmm. Pupunta sila dun sa insurance company or the customer service, may mga customer service naman para makuha mag-file ng claim at makuha. Yes. Ngayon, kung sinasabi mo, kung walang kopya yung family or yung beneficiary ng policy, nawala, hindi alam kung nasaan, gagawa sila ng affidavit na nawala or lost or misplaced or whatever. And then, ipaprocess din. Yun yung dadalhin mo dun sa customer service. Pero I think some customer service, they already have a template dun sa affidavit. So, they can just go there first. Yan. And besides, if they have a financial advisor also, I'm sure... Yun kasi, nga, ano ba yung role ng financial advisor? Bukod sa bentahan ka. Bukod sa bentahan ka at kulitin ka sa premium. Oo. And of course, they're your financial advisor, no? So, kumbaga, they would handhold you, especially your family, in this process. So, kumbaga, they would assist you kung paano yung mga nitty-gritty, the procedures on how to claim for the insurance proceeds. Alam ko din is, of course, syempre, may namatay, you're in the time of grief, dito pumapasok yung financial advisor, pwedeng sila yung utusan mo na pakigawa, pakiasikaso to. Yung financial advisor mismo yung mag-check nung forms kung tama yung pag-fill up at siya na rin yung pupunta doon sa company para by the time na ready na yung check pupunta na lang sila doon para kunin. Tama? Yeah, which is usually how long before you can? Usual time is mga around 5 to 7
5 to 7 days. Yeah. 5 to 7 days. So mabilis naman, mabilis naman. Uh-oh. So by the time na malibing siguro, pwede pa malibing ka. Oo. But mabilis naman, barring any other problems or hitches. So paano kung hindi mo kilala yung financial advisor? Nako. Do it yourself na lang, no? Wala problema doon. Pero having said that, no, important din talaga na communication within the family. Mm-hmm. Na you tell to in the first place, kailangan alam nila na beneficiary sila ng isang life insurance mm-hmm. policy mo. Kasi at kung wala, di wala na claim. Oo, sana hanapin yung hanapin yung document. So, kumbaga, you also communicate na you have insurance, na if ever something happens to me, may maiiwan sa inyo na panggasto saka pangpondo for your other goals as well. Saka, yun nga, parang... And I understand, di ba? You have a friend na sa PhilAm, yes, life yes, insurance. Yes, oo. Si Jim. Oh, patchmake yan. Hi, Jim. Na hindi alam ng family na may policy yung asawa or whatever. Oh, pero siya, niya. Since friend niya, tas nalaman nakita niya na nagko-condolence. Oo, oh, stalker to eh. Nakita niya nagko-condolence. Oh, oh. So, siya na mismo yung lumapit doon sa family na may policy. Oh, may policy yung ano. Oh. So, this is another reason kung bakit dapat may financial advisor din kayo. And kailangan kaibigan or... Kaibigan or maasikaso yung financial advisor nyo. Hindi yung tipong bebenta na kayo tapos hindi mo na makakausap. Oo, kasi kumbaga, yung relationship with the financial advisor, hindi lang siya natitigil upon you buying the policy. Kumbaga, update ka niyan regarding yung kung may investment component, ano na nangyayari. Yes, yes. And especially yun na nga, after the family has gone... Yon, malaki so it's a long-term relationship yes. with the financial advisor. So so dapat kilala din ng family din yung financial advisor. Well. Yung, so tip lang natin, if you have your financial advisor, bigyan niyo na rin yung contact details. Oo. Para if ever something happens to you, ma-assist. At sa akin, bibili ka ng policy sa isang financial advisor na feel mo na maging kaibigan ng matagal. Parang ganun, 'di ba? Yun yung yung asikasuhin ka. So paano naman yung yung mga may naririnig ko yung mga contestability ng yung mga ganun. So contestability alam ko there are reasons na pwedeng hindi ibigay sa iyo yung death benefit. Oh, like for example, kunwari nilagay mo sa namatay ka for a certain kunwari cause of death, kunwari critical illness. Uh-oh. Na kunwari pre-existing na pala hindi mo dineclare. Oo, so that 2 years yun pwede na lang i-contest yun. So magre-research, mag-investigate. Pag sinungaling ka dun sa so honesty is the best policy. Sa mga dineclare mo ng mga sakit. Or hindi dineclare. Kasi minsan may nagtanong sa akin. Kasi mas pura. Kasi may nagtanong sa akin. Sir, paano pa pag walang dineclare? Wala kang sakit. Oo. Di ba nating ko wala. Pero kung meron, dapat declare nyo. Kasi kapag hindi nyo dineclare, you can't go away with it. Oo. Kasi... pati yung age eh. Kasi di ba pas bata ka, mas mura yung life insurance. Yeah. So pag hindi mo... dineclare yung tamang edad mo para lang makatipid, pwede magkaroon ng problem. So, be honest with your pwede, worst case scenario, pwedeng i-deny yung benefit. So, sayang lang din yung pera na binayad mo. Or, of course, may mga insurance companies na medyo sympathetic naman, namataya na nga, di ba? Pwede ma-delay kasi mag-investigate pa, ganyan. Pero, so, best to sayang, be honest. Sayang din. And, lastly, since pinag-usapan natin yung A Star Is Born, paano pa nag-suicide? Makakapag-claim ba yung family ng death benefit kung nag-suicide yung... Alam ko, within 2 years, hindi makapag-claim. In case that happens, meron pa rin certain terms and conditions. That's true. But usually... makiklaim naman, no? But at least dapat 2 years na nagbabayad. This is based from what your friend said. It's the usual practice. But then again, alam ko rin kasi sometimes pag suicide, alam ko minsan hindi rin kinocover eh. So, but best to ask financial advice. Yeah. Ang ano kasi is different terms and conditions for different life insurance companies. May ibang policies din no? Kumbaga iniiwasan nila na kukuha ko ng insurance tapos magsusuicide ako para lang sa family. Iniiwasan din 'yon or tipong papatayin, papalabasing suicide para makakuha. So may ganung angulo din. So yan, pag may mga ganyang mga klase ng aspect. Although may mga cases naman na even mag-suicide after paying for 2 years na
nakaka-claim naman. Pero so ang point natin is if there's something na medyo suspicious dun sa dun sa nangyari or dun sa mga dineclare, nagkakaroon ng investigation which further delays the release of the benefits. Mamaya, so, anim na buwan ka nang nakaburol. Nakalibing na, anim na buwan, nakalibing na yun. Wala pang pabayad eh. Wala pang burol. Dapat nila, meron silang memorial plan. Oo. Yun yung mag-aasikaso ng funeral mo eh. Oo, kung ano video ng memorial. Meron na tayong... Ah, meron na. Meron video pala kami. Usapang patay namin. So, ito usapang patay part 2. Part 2. Okay, so anyway, so I hope may natutunan kayo. Yeah, for this video. And napapanahon dahil ngayong undas. Oo, and kung nagustuhan nyo, if you like this video, then please give it a thumbs up. And share it to your friends. And please don't forget to subscribe to our channel. Alright? Bye-bye. Bye-bye.